Ngayon, excited na naman ako dahil i-reveal ko sa inyo tong second rental property namin na ni-reveal ko na sa title na pinaparentahan namin ng 40,000 per month. Hi guys! Welcome sa another episode ng ating vlog. Kung bago ka sa channel ko, please like, share, and subscribe and hit the bell button para wala kayong mamiss sa mga future uploads natin. Ngayon, excited na naman ako dahil i-reveal ko sa inyo tong second rental property namin na ni-reveal ko na sa title na pinaparentahan namin ng 40,000 per month. Ito yung pinaka-first condo na nabili namin, na nabanggit ko sa mga previous vlog, na nabili namin noong December 2009 pa. Binili namin to kasi nagandaan kami sa swimming pool. Ang theme kasi nitong condo, resort living, kaya nagustuhan talaga namin. Itong condo na to, mga 20 minutes drive lang to sa bahay namin. So, nung maliliit pa yung mga anak namin, halos every weekend nandito kami. Nag-i-stay para mag-swimming sila. Yung feeling na nag-outing kami every weekend, binili namin talaga to for personal use lang. Then, nung nagsisilaki na sila, na-outgrow na nila yung hilig sa pagsiswimming. Naging busy na din sila sa mga school activities, kaya dumalang na nang dumalang yung punta namin dito. So, simula nun, maraming taon na hindi na kami nagpupunta dito, nakatiwangwang na lang to. Kahit kailan, hindi sumagi sa isip namin na paparentahan namin to. Kasi nga, sabi ko sa inyo sa mga previous vlog, na negative talaga yung pagtingin namin sa pagpaparenta. And never talaga namin inisip na papasukin ang rental business. Bale, pumupunta-punta lang ako dito pag magpapalinis. Etong condo na to, binili namin nung December 2009. 2-bedroom unit with balcony. Ang sukat nito is 57 square meters. Ang bili namin dito is 2,562,324.66. Then, bawat unit merong 10 square meters na drying area na nagkakahalaga ng 258,646.50 plus yung miscellaneous expenses na 92,243.69. Kaya total is 2,913,214.85. Bumili rin kami ng isang parking slot for 342,216. So, ang total investment namin dito is 3,255,430.85. Ngayon, ang presyo ng ganitong 2-bedroom unit dito sa project na to is nasa 5.5 million to 6 million and yung parking is nasa 800,000. Then, nung November 2018, bigla lang nagka-interest ako sa Airbnb. So, for experience lang, in-enroll ko sa Airbnb tong unit na to. Na-surprise ako kasi sunod-sunod yung mga bookings na pumasok. Naisip ko, ang ganda pala nitong Airbnb na to. Dahil sa una, libre mag-list ng property dito kahit ilan. Sobrang user-friendly rin ng platform nila. I-input mo lang yung mga details ng property na gusto mo iparent, then mapapublish na. Pangalawa, yung host o yung owner ang magde-decide kung magkano gusto niya i-charge per night at kung ano pa yung ibang conditions niya. Like tong condo na to, 1,700 lang ang charge ko per night, pero meron akong condition na minimum of 2 nights per booking. Kasi matrabaho para sa akin yun kung one night stay lang yung mga magbo-book. Pangatlo, both yung guest and yung host, parehong may protection. Yung payment, marirelease sa host o owner after 24 hours ng check-in ng guest. And yung host naman, protected din siya
ng certain amount kung may na-damage yung guest. Ang hindi ko lang gusto in general sa short-term leasing gaya nitong Airbnb is matrabaho siya. Kasi kailangan mag-general cleaning kami in between guests na syempre may corresponding cost yun gaya ng tagalinis, yung cleaning supplies, yung free toiletries, free snacks, free bottled water. Isa pa, yung consumption ng electricity and water kasama na dun sa rate per night na binabayaran nila. So, bawas pa yun sa kita. Isang tip lang kapag kukuha kayo ng property, whether bahay or condo, para ipa-Airbnb, maigi na malapit lang sa'yo para anytime madali mo itong mapupuntahan kung kinakailangan. Kasi kahit inorient mo na yung guest mo upon check-in nila, pag may mga concerns sila kahit gano'ng kababaw, like yung heater, hindi alam kung paano i-on, yung remote control ng aircon na misplaced, hindi nila makita, dapat 24 hours naka-standby ka kasi baka tumawag or mag-text sila na kailangan mo sagutin kahit 10 oras ng gabi. Although hindi ko naman naranasan yung ganun, pero dapat talaga nakaabang ka kasi kailangan masatisfy sila sa stay sa place mo. Kasi i-rate nila yung place mo and you as a host. So, kung hindi magandang experience nila sa place mo, bababa ang rating mo at magkakaroon to ng negative effect sa'yo. Fortunately, maganda naman yung rating ko sa Airbnb na naka 5 star ako kahit 1 month lang ako nag-list sa kanila. Overall, magandang naging experience ko sa Airbnb. Enjoy ako sa pag-welcome sa mga guests from different countries and very fulfilling kapag naririnig mo na satisfied sila sa stay nila sa place mo. Then, anong December 2018, may nag-approach sa akin na broker na gusto raw rentahan ng 35,000 one year yung unit ko ng Pogo. Nung una, pinag-isipan ko muna talaga kung tatanggapin ko yung offer. Kasi sabi ko nga, na-enjoy ko na rin yun talaga yung experience ng pag-host sa Airbnb. Pero eventually, pumayag na rin ako. Ito yung tatlong dahilan ko kung bakit. Number one, income consistency. At least, guaranteed na agad yung income namin for one year from this property. Ang ganda din kasi ng offer nila eh. 2 months deposit plus 12 months rental, binayaran agad in advance ng cash. Anyway, sabi ko, if after 1 year, hindi na magre-renew ng contract yung renter na to, may fallback ako na bumalik sa Airbnb. Number 2, higher profit. Kasi, yung consumption ng electricity and water, yung renter nang magbabayad. Unlike sa sinabi ko kanina na sa Airbnb, owner ang nagsishoulder nito. Number 3, less administrative hassle. Nasabi ko rin kanina, diba, mas matrabaho ang Airbnb kasi palit ng palit ang tenant. Unlike kung long term, halos sa start and end of contract lang kami nagkikita at nag-uusap. So, nag-start yung contract namin with this Pogo renter from January to December 2019 at 35,000 per month. Then, nakapag-renew na sila ng contract nung January 2020 for another year at increase rate of 40,000 per month na. Itong pandemic, buti naman hindi kami nagka-problema sa kanila kahit naapektuhan sila. With regards sa profile ng mga Pogo renters, usually meron silang coordinator na yun yung pinaka-interpreter nila kasi hindi sila marurunong mag-Ingles. Hindi sila mahirap kausap in terms of presyo o rental rate. Aware din naman kasi sila sa mga ongoing rate sa mga condo na nire-rent nila. Kasi hindi lang isa kung mag-rent sila, minsan 20 units, 40 units, 100 units. I-ocular lang nila ng manager kasama yung coordinator, yung unit. If okay sa kanila, pipirma na agad yun ang contract. Actually, very basic lang dapat ang unit kapag Pogo ang renters. Hindi kailangan naka-interior,
unlike Airbnb, na kailangan, naka-interior design talaga na parang hotel stay. Meron lang silang list of basic items na kailangan nila na ibinibigay sa owner na dapat nasa unit yun na rerentahan nila. Pero yung unit namin, dahil galing sa Airbnb, naka-dress up na. Sabi nung coordinator, nagustuhan daw ng mga bosses. Kaya yung unit namin, sila daw ang mag-i-stay doon. Ngayon, itutur ko kayo ng konti, kahit through pictures lang, kasi wala akong video, para makita nyo tong condo namin. Guys, sana may natutunan kayo sa vlog na to. Thanks for watching and see you next vlog!